Beijo! Alam niyo kanina, mag-CR ako, ang dumi. Ang dumi ng CR. Wala yung janitor doon. Kami na yung naglinis nung CR. Barado lahat. Tapos yung simento, ang daming dumi. Daming kalat. Eh, alam naman sa panahon ngayon, kailangan. Gusto ko yung malinis ba? Kasi di ba ang daming mga issue na kailangan malinis lahat. Ultimo yung kamay mo, dapat malinis yan, oras-oras. Naka-face mask. Mahirap na eh. Hindi natin alam na yung mga virus-virus na yan na hawakan natin, nalanghap na natin. Eh, nasa ating mga kamay ang ating kaligtasan. Kasi kung hindi tayo malinis sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan, eh, maaari tayo ma-infect. Ang pag-usapan natin ay tungkol din sa naman sa virus, sa coronavirus. Mahirap itayo nito. Suso ko na ito. O, ayan. Nilulukot mo din ako. Antok na ako. Pero ang dami sagmita lang ito. Nalipat ako dito sa loob na angkas. May nag-aaral doon. 195 na katao po agad ang inilikas ng Amerika mula sa Wuhan, China. Papuntang California. Ganun. Kabilis at kahanda ang Amerika. Agad din na nasasakuluhan ang kanilang mga kababayan. Dahil nga dyan sa issue ng coronavirus. Dahil nga sa mayaman silang bansa, marami silang malaking aeroplano na kayang magsakay ng maramihan at kayang magbiyahe ng malayuan. Inilagay sila sa isang komunidad doon sa California kung saan sama-sama silang evacuate mula sa Wuhan, China. Dapat maka-quarantine muna sila at hindi sila pinapayagang makatakas. Nung ito kasi sumisimple, umiis ka po. Pero naagapan. Yung mga evacuees na yan ay mga professional yan. Mga professional sila, karamihan. Mga mandalaro, mga designer, at mga worker na nag-desisyon talaga na alisanin ang Wuhan. Ganun, katindi ang panganib. At takot na iniisip ng mga katulad nila, mga angkas. Dahil nga sa coronavirus outbreak doon. Nag-spread na kasi yung coronavirus na yun. Nung sinundo nga sila, talagang full body protection yung mga medical screening hanggang sa loob ng aeroplano from time to time. Minomonitor ang kanilang temperature.
by all means, ginagawa nilang paraan para sa kanilang mga kababayan. Medical test at mag-o-offer din sila ng tag dito. Yung psychological counseling, yung nose and throat cleaning and clearing, ganun mga kampas. May blood checking para sa mga posibleng sakit. Could you imagine, sa aeroplano pa lang, kaya nila gawin yan. Eh tayo ay mga Pinoy, mayroon pa tayo. Mayroon pa yung bansa natin. Itong 2019 NCOV virus na ito. Hindi ito biro mga kagas. Isang uri ng coronavirus na kung isusum out mo ay eh, para itong tinik na corona. Kaya nga tinawag itong kumbaga sa Kastila eh corona nga. Abay, nasa 230 na ang pinatay niyan. At 9,600 na ang konfirmadong infected. Kaya itong World Health Organization, yung WHO, ay nagdeklara na ng global emergency. Hindi lang po sa virus spreading sa China, para na rin sa kaligtasan ng mga bansang may mahihinang sistemang pangkalusugan. Kasama yung bansa natin dyan. Take note mga kaangkas, sa unang pagkakataon, nakapasok na ang 2019 NCOV na yan dito sa ating bansa, dito po sa Pilipinas. Isang Chinese na infected na pala, galing Wuhan, pumunta sa Dumaguete, at pumunta muna sa Hong Kong yan. Tapos dumiretso po sa Dumaguete, umikot sa Cebu. Dito pa lang siya sa Maynila, na-detect. Umikot pa talaga eh, no? Parang sinadya. Kaya mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang layunin ng mga sunod-sunod na pangyayari sa ating mundo. At kung ano ba talaga ang objective ng mga taong nasa likod dyan. Kung naniniwala kayo, ha? Kung naniniwala kayo, meron nasa likod dyan. Alam nyo, mga kangkas, sabi ng tita ko dyan sa ibang bansa, panic buying sila doon. Wala na raw mabilhan ng mask, alcohol, gloves, at iba pang protection. Bukod dyan, price hike sila. Tapos ang mahirap pa dyan, sila yung nanganib. Yung mga kababayan natin ang lumalakas para maghanap kung saan-saan ng mga paninda, kung saan may tinda. Nakakarating na sila kung saan-saan. May mabilan lang. Wala silang ano, mga kapas magawa. Kasi nga, inuutosan naman sila ng ano nila para sila naman ang safe dun sa bahay nila. Ang mga amo nila, takot na takot na lumabas. Lalo na dyan sa Hong Kong. So yun lang muna mga kaangkas, ang hatid ko sa ngayon. Mag-ingat tayo palagi. Maghinaw palagi. Mas higit pong safe tayo ng 10 beses sa malinis na mga kamay, kagaya nga ng sinasabi ko, kisa po sa nakamas. Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayo magmas. Nakatatak na kasi po sa isip natin na kapag nakamas tayo ay mas protektado tayo. Hindi po. Nasa mga kamay po natin ang kaligtasan, pero nandito rin po sa mga palad natin ang kapahamakan, yung peligro pagdating sa kalusugan. Oops! Kung nakarelate kayo sa mga napag-usapan natin, sa mga kwento ko, mga angkas, pinaghirapan ko kung research yan. Huwag niyo pong kalimutan, isubscribe yung channel ko.
Podcast Bersyukur.